So hello mga Kulit Shop, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, nandito ngayon tayo sa bypass road ng Creencia Street dito sa 13 Martires City. Ayan, dito tayo dumaan ngayon sa halos pagkalampas lamang ng ERS. Ayan, parang hindi na tayo diretso ng bayan ng 13, papunta ng Dasma. Ayan, dito tayo ngayon dumaan sa alternate route na ito. Alright, so pupunta ngayon tayo sa BC14 Auto Works dahil kung matatandaan ninyo, nung tayo ay naghigpit ng bearing, medyo may tama na yung suspension bushing natin, kaya papagawa natin ngayon as well as ipapacheck na rin natin yung ating preno. Doon natin napiling magpagawa, although medyo malayo-layo sa atin dahil trusted na natin sila at kabisado nila yung sasakyan natin. Alright, so samahan nyo ako sa aking biyahe at balitaan ko na lang kayo pagdating natin doon. So hello mga Kulit Shop, andito na tayo ngayon sa BC14 Auto Works. Ayan, nakikita nyo naman, no? At sa mga vlogs ko naman dati na i-discuss ko na sa inyo or nasabi ko na sa inyo kung saan yung kanilang address. Ayan. Ayun, chine-check lang naman muna nila yung mga dapat i-check and then pag kailangan natin ipagawa, so yun, sasuggest nila na ipagawa na. So yun, napan-checking, upper and lower bushing, suspension bushing, right and left, strut bar bushing, and then ayun, yung brake cylinder natin sa kaliwa, may tagas na, and then magpapalit na rin tayo ng brake shoe, kasi makapal pa naman, okay pa naman. So ito yung may tagas. So dito sa kabila, ayan, okay pa naman siya, kaya lang ito, makapansin niya yan, umaangat na yung ano, brake shoe niya, o yung pad. So possible na habang umaandar tayo, matanggal siya, mag-lock, preno. So papapunta na rin natin, no? At yun din naman yung isa nating pinunta dito, talaga may pa-check natin yung preno. Yun, so makapal pa naman, kaya lang yun nga ang problema, eto baka abutin pa tayo sa daan, eh magka-aberya pa, so papapalitan na rin natin. So isang set magkabilaan, then dito naman ayan, oh pudpud na yung bushing niya. Makikita nyo, ayan, yung bushing niya. Then, tie rod. Ito. So, syan, yung mga magigiting na nagagawa natin sa BC14. Shoutout sa inyo. Then, ayun, syempre, pagkatapos natin ipagawa yung pangilalim, complete alignment tayo sa kanila. Ayun, so, i-DIY sana natin yan, kaya lang, mahirap, wala tayong pang-angat. Ano ka nasisira, ulo? Tsaka talaga mahirapan tayo mag-isa. No, usually naman kasi pag nag-DIY tayo, mag-isa lang tayo. No? Sabi ko nga sa inyo, may injury tayo sa likod eh, kaya hindi tayo makapagtanggal ng mga gulong. So yun, dito kasi kompleto yung tools nila, no? Wow naman! Wow! Wow! So kung tayo yung gagawa niyan, no, babanat niyan, kakayanin naman siguro natin, kaya lang, mahirap. So, tapos, ayun nga, wala tayong mga proper tools. Discarding unggoy yung gagawin natin pag tayong gumawa niyan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Tsaka yung alignment yun. Yun na importante kasi para ma-check yung alignment. So, dito sa shop, isang puntahan na lang natin. Dito na lahat. Hindi na tayo lilipat-lipat. Ayan. Tsaka marami sila. So, mabilis yung process ng paggawa. So kung tayo yung gagawa nito, abutin siguro tayo ng 2 araw o 3 pa. Ayan, so mahirapan tayo, hindi natin magagamit yung sasakyan. Tapos yung lifter, no, wala tayong lifter. So importante rin yung lifter, mas magaan at mas madaling gumawa pag may lifter. So hindi ko mapapakita sa inyo guys yung detailed na paggawa or hindi ko may explain yung detailed na paggawa nila kasi baka makaistorbo tayo sa trabaho nila, no.
At isa pa, pagsasabay-sabayin halos nila yung gawa niya kasi mag division of labor sila para madaling matapos. Yun, so saktong-sakto yung punta natin. Hindi pa masyadong marami yung tao kasi busy. Busy sa Christmas. O, yun. So, shoutout nga pala sa inyo guys and Merry Christmas sa inyo and Happy New Year. Ayan. So, kung meron tayong mga kailangan na ipagawa, BC14 Autoworks lang po. Ayan. So, dito lang tayo sa Bulihan, Silang, Cavite. Ayan. So, check nyo na lang yung mga videos ko na iba kung saan yung papunta dito. Di DIY lang din sana natin. Kaya lang, andito na rin naman tayo, no? Pagawa na rin natin sa kanila. So, kung matatandaan nyo yung pinaltan dati, yung nasa kanan ko na brake cylinder ngayon, ito naman yung bumigay. Yung kaliwa. So, yan yung isa sa mga technique pagtanggal ng tie rod, no? Pukin natin yung part na yon para lumuwag siya. Sarili niya nang aalis, malalaglag siya. Enjok nga yan. Wala talaga. So yan, kumbaga sa ano, wala nang tindig eh, oh. Di ba? Nasaludoan kita. Hey! So ito yung isa sa mga sign na yung tire rod nyo ay worn out na. So dapat kasi yan ay naka-steady lang at ito lang yung play niya. Walang kalog-kalog na ano. Sobrang kalog na niya kaya ang tendency niyan ma-off yung alignment natin. So ito yung mga isa sa mga dahilan na gumigiwang yung gulong, hindi pantay ang pagkapudpod, at yung sentro kumakabig, ayan. So ito tie rod. Lasag na rin. Sir, inuawa na sir. Ayan. Tayo. Wala na ano, wala na rin tigas. Wala na sir, wala nang kapagapagasa. So ayan sila dito, sa front magkabilang team and then dun sa hulihan may isang gumagawa. So mabilis nyo matatapos yung mga gawain nila dito. Kaya ako medyo tanghatanghali na ako nakaalis sa bahay pero sure matatapos nila to ngayon. Tsaka kahit marami silang customer, yun, hindi nila pinapabayaan na hindi makaka-uwi ng maayos. So sa mga gusto maghintay, meron silang lounge. Ayan, gumanda lalo yung lounge nila. Oh. At may mga parts na naka-display. Racket, tingnan natin. Tingnan natin. Kaya tayo dito sa lounge nila para pakita ko sa inyo yung bago nilang lounge. O, di ba? So, kung hindi kayo mahilig manood dun sa mga ginagawa nila, pwede kayo maghintay dito. Panoorin nyo lang sila. Ayan. May lounge. Oh, ang laki ng Chivas Regal, oh. Mayroon pa siyang ano, tomba-tomba. So yan, meron silang parts dito, sway bar, equimoly na diesel purge, then comfort shackle. Meron pang crosswind, adventure, L300, high ace, NB350, high lux. Yun, meron sila dito. And then, wow, yung miniature ng ano, Kaiser Ball na crosswind. Ayos, no? Galing. Ayun, so although may malapit tayo mapupuntahan na pwedeng pagpagawaan, pero mas pinili pa rin talaga natin na dito sa BC14 Autoworks talaga pumunta. Ano, dahil dito, kabisado na nila yung mga gagawin, lalong-lalo na sa mga sasakyan natin, crosswind, at saka sa iba pa namang sasakyan. So iba pa rin kasi kung ano, yung sigurado nila yung gagawin at alam talaga nila yung ginagawa ano, sa sasakyan ninyo. Ayan. So, kudos sa BC14 Autoworks. So maya-maya, kahit papaano, sisilip-silipin natin yung ginagawa nila para kahit papaano may ipakita ko sa inyo yung some procedures ng paggawa. So dito naman sa kanila, ano, kung hindi naman dapat galawin or ipagawa, unlike nyo sa ibang shop, oh, no? Hindi naman dapat ipapagawa pero pinipilit sa inyo na ipagawa
para kumita dito, hindi. Kung hindi kailangan gawin, hindi naman na nire-recommend na gawin, no. Isa sa mga points kaya nagustuhan ko dito, yung honesty nila sa kanilang mga customer. Ngayon yung mga ayaw ko eh, malalaki itong nilyo. Tumakit yung likod ko sa ano yan eh, pagkalas ng mga ganyan eh. Yun, so discard din natin, tatanggalin natin ito, tawag natin dito spindle. Spindle. Yan. So tinanggal natin dun sa tie rod and then dun sa ball joint. Para matanggal natin yung upper suspension at saka lower. Start bar, then stabilizer. Ito, start. Ganyan naman, mas maganda nang sabay-sabay din dahil ang kalasa na lang din eh. Saka yung monitoring niya, sabay-sabay isang date. So yan yung kagandahan ng my dipter. No? Kitang-kita mo yung ilalim niya tsaka yung mga gagawin. So kung i-DIY lang natin yan, medyo mahirap. No? Susuot tayo sa ilalim, tapos magja-jack, baka kulang pa tayo ng jack. Eh. Tsaka talaga mahirap pag DIY lang. Nakita niyo naman guys, so... Ayan yung sinabi ko sa inyo na susulitin natin yung bushing. Ayan. Kumakalampag na rin yan. Diba pangit na? So ang tendency niyan, hindi maganda ang alignment at play. Umagalaw. Yan, so lalagyan natin ng markings, ayan, para pagbalik, pantay pa rin siya. So yun, ipapress kasi yun, pagkatapos yung bushing natin, kailangan ipress. So ayun yung bushing natin, ano, mga sira na nga talaga, oh. Ito isa at etong isa, ito yung pitpit na pitpit na talaga, oh. So ang tendency nyan, itong bakal, yung bakal natama na dun sa part nung sasakyan natin, no? Kaya umiingay at hindi na tama yung alignment. So ang tendency, kakalog yung ating gulong, so magba back and forth sya, ayan, ganyan ang galaw nyan. So ang tendency niyan, kung wala, pangit yung bushing natin, gagalaw siya na ganyan, back and forth, habang tumatakbo tayo, nag-off ngayon yung ating alignment. So tendency, hindi magiging maganda yung upod ng gulong natin, may kalampag, no, pagka nalulubak, syempre nakalog-kalog siya. Ayun, so gaya naman ang sabi ko sa inyo guys, no, one stop shop na lang dito, wala na kayong pupuntahang iba. Once na nagpagawa kayo dito, may pyesa sila, kung wala man, sila na yung bibili ng pyesa. Kung gusto nyo naman magdala ng pyesa niya sarili nyo, pwede naman. And then, ayun nga, mabilis yung gawa. So kung tayo yung titira nyan, lahat yan, medyo mahirapan tayo, no, abutin tayo ng siyam-siyam. Assembly na ng lower.
makita nyo naman, apat sila dyan. Kung DIY natin, mag-isa tayo, yari tayo nyan. Itong mga to, sanay na sa ganyan, eh tayo, barag-barag katawa natin. Gunggong, parinig kita sa mukha eh. Ayan, ito naman yung papalitan natin, brake cylinder, ayan, tagas na. So, ito yung mga parts, guys, brake shoe, isang set, tie rod, strut bar bushing, set. Isang set to, no? May kasamang yung mga plate, yung mga metal parts, yan, at saka yung nut, yung mga cushion bushing, puro isang set. Ayan guys, oh, malolobat na ako, so baka hindi ko na ma-vlog yung iba pang mga gagawin, pero preno na lang naman tsaka alignment yung kulang. So yun, kinakabit na yung gulong, nakapag-bleeding na rin ng brakes. So ayan guys, kung meron kayong mga nais ipagawa regarding sa inyong sasakyan, crosswind man yan o kahit ano pang sasakyan, so nakita nyo naman yung mga iba kong vlog dati, iba't ibang klaseng sasakyan yung makikita natin dito na nagpapagawa at kung saan saan lugar din sila nang gagaling, kasi tiwala na sila sa gawa ng BC14 Autoworks. Ayun, so maraming salamat sa BC14, sa tiwala naman tayo sa kanila talagang gawa, nasubukan na natin yan at ilang beses na natin napatunayan na maayos silang gumawa. Merry Christmas sa inyong lahat din guys, at Happy New Year! Sana magkita-kita pa ulit tayo sa susunod na taon at samahan nyo pa rin ako sa aking mga vlogs. At maraming salamat po sa walang humpay na pagsuporta. So sana may naibahagi na naman ako sa inyo ngayon guys na kapakipakinabang. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero wala physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!